Tsaka yung mga umalis na. Yung naka-release na doon sa mga box na yun. Hmm. Sa dulo pala, yung mga naka-release na. Ito yung mga kaya, active. Kaya inugot natin yung record ni Aldias Rene. Eh. Uh-huh. 2021 siya, nag-back out as a worker. Uh-huh. Nakita niya si Duterte doon, si Sara. At 2023 pumunta si Duterte doon. Pero wala si Sara. Never once si Sara pumunta sa Glory Mountain. Kasi yung aling pa. Oh, tingnan ninyo. Pag yung isa mong witness nagsinungaling, sinungaling na lahat yan. Yeah. Mismo. A poison apple tree produces poison apples. Correct. Oh. Ayan po guys, kung makikita nyo yung kaninang lugar, yung po yung mga records ng mga members ng Kingdom of Jesus, nakita nyo parang mga encyclopedia. Ang bawat isang record po doon, ang bawat isang tao ay may record, nakalagay po kung kailan sila naging member ng church at kung kailan din po sila umalis, kung wala na sila sa kingdom. Nakalagay din po sa record nila kung may mga violations silang nagagawa habang nasa loob sila ng kingdom. At nakalagay din po doon kung ano yung mga good things na nagagawa nila, yung mga achievements na nagagawa nila. So recorded po ang lahat at talagang napaka-organized. Ito naman po kung makikita nyo, ito yung mga Ukrainian. Yan mga kabataan na yan ay pinag-aaral po yan ni Pastor. At gayon din yung mga magulang kasama nila. Yan naman po ay nagsuserve sa kingdom. So mamaya maririnig nyo po yung kanilang yung video. So far sa ngayon ay gusto ko lang pong ipaalam na yung ibang video na to ay hiniram ko po kay Bisdak Pilipinas para po makapag magawang ko po ng reaction. So gusto ko lang po kasing maipahatid sa taong bayan na kung talagang si Pastor Kibuloy ay isang masamang tao, tingnan nyo naman yung community niya. So ito po yung isang talagang kahanga-hanga po yung testimony nito. Makikilala nyo siya mamaya. Talagang makikita mo yung sincerity at kilalang kilala talaga nila yung mga nag-testify kasi naging kasamahan nila at eto nga, pakinggan na po natin sila. Sila na Kingdom of Jesus Christ. 20 na katuig. 20 years. Nanay mong pamilya? 12 years as a worker. 12 years as a worker. 20 years. Nanay mong mga pamilya dire, tanan? Dili, ako lang. Ikaw lang. O sa Bisaya di ha? Ano naka-decide dito? Naka-decide mag-worker? Bago po ako. Ah. Matagal ako ng member. Young people ako sa una. Tapos, and every year kasi, we have a youth camp, like youth congress. So, once I attended it, I feel that I want this kind of life. Yeah. I want to dedicate my life to God. Unsay pagtan-aw nimo kay pastor iyang karakter? Ay, is the father actually. Si Christ. Pastor napakabuutan si sir. Kay fish daw ko meron. Is the father na he always looks beyond who we are and pastor always makes us better. Marami talaga ang nagpapago sa amin dahil kay pastor. Na hindi lang sa spiritual side, sa lahat ng aspect sa kinabuhi. Nagpago jud ni. Ang hindi lang masyadong maintindihan mayro yung iba yung disiplina, di ba? Mm. Ikaw yung underground discipline also, di ba? Parts and ano yan siya, parts and partial sa kingdom. Oh. Na syempre may na panahon na magawa ka ng mga mistakes. Mm-hmm. So kailangan mo yan harapin. Pero pag magpag-ubos ka, madali lang yan. Pero kung parali mo ng mga garbo mo, dili jud ka madugay dire. Muna akong masulti. Katong hindi di po yung talalog. Opo. Okay. Ano po yung inyong masasabi doon sa mga accusations kay Pastor Kibuloy? Ano, actually kilala namin yung nag-accusa kay Pastor. Sa una kami nang parang same batch kami, halos kasabay kami nag full time, halos kasabay kami nag worker. So kilala namin sila. At unlike sa akin, more sila nagstay dito sa Pilipinas. Ako kasi nag-worker ako, nag-missionary ako abroad. So sila, araw-araw ang kasama nila si Pastor. Ako twice a year lang ako uuwi at pinakamatagal magstay ako ng 4 months. Which is every worker, kahit saan ka pupunta, our desire is to be here. Pero syempre dahil malaki ang
gawain. Pinadala kami sa iba't ibang bansa. So, ang masabi ko lang na napakaano talaga, palad sila na kasama niya si Pastor araw-araw. At kung masasabi nila na na-rape na sila 2012, 2013, bakit 2021 lang sila umalis? Which is, hindi na siya ma-reconcile ang kanilang statement. At nagbalik-balik At nagbalik-balik sila. Kami sabay kami umuwi sa Ukraine. Nag-concert kami doon. Nag-invite sila ang kanilang parents dito. So, hindi man sila credible. Hindi paniwalaan ang kanilang akusasyon. Actually, na nakakapagtaka kami na ano naman sila, nagbagong kanilang testimony, nagbagong kanilang statement. Bigla-bigla. Tapos, copy-paste ang mga statement nila. At first place, kung sasabihin nila na ito ang reason bakit sila lumabas, paniwalaan pa sila. Pero at first place, hindi yan ang dahilan bakit sila umalis. Ano pa ang dahilan mo? Iba-iba. Nang gusto nila magkaroon ng pamilya, ayaw nila ng buhay ng missionary, ganyan. Gusto nila makipag-boyfriend, maglakwatsa sa labas. Iba-iba na kanilang dahilan. Nagsimula yan, Mary, nung 20... Nung pandemic, wala nang travel eh. Oh. Before pandemic, every year, nagta-travel tayo eh. Oh, all over the world. So, they are with us. Nung nagta-travel kami, masaya. Punta ka ng Hong Kong, punta ka ng Amerika, punta ka ng iba't iba. Masaya. Tsaka, 5-star hotel, 5-star ang pagkain, lahat. Masaya yung, ano... Yung pandemic, stop na. Wala na. Doon, medyo, nakita ko, nagbago na yung ano na, temperament nila. Kasi, siguro sabi lang, malungkot ng buhay dito. Yeah, hindi man naman, no, hindi man makalabas, hindi makaglakwat siya sa mall, hindi man, ano, magawa ng gusto nilang gawin, siguro. So, yun, pag-uwi nila, ano sila, umalis na sila sa ministry. Pero hindi yon ang dahilan. Bakit sila umalis. Kasi kung yun ang dahilan, bakit na lang sila umalis ng 2013, 2012, nangyari yun. Araw-araw kasama nila si pastor, nasasabihin nila rapist. Nakakaloka naman. Mamulitin ko na po yung tanong. Anong, ilang taon po kayo nung napasok po dito? Ilang taon ako na na-convert o nag-work? Edad mo. Edad po. Siguro, first time na na-meet ko si Pastor, 15 years old ako. Ngayon? Wag na. Wag na, sekreto na. Sekreto na. Ma'am, pwedeng ano, magtanong uli. Ano ang panawagan mo sa maraming Pilipino na naghuhusga ngayon kay Pastor Kibuloy? Ano naman, ang witnesses na galing dito, kami mga worker, kilala kami sa kanila. So, dapat para maging fair, pakinggan both sides. So, we've heard their testimonies. Bakit hindi nila nalang mag-introduce at mag-invite na taga dito ng mga workers na ilang dekada, mga faithful workers sa kingdom, para maging fair ang laban. At alam na namin, sa kanilang statements, hindi man sila ma-reconcile ang kanilang statements. At tinatago nila ng identity nila. Nakilala naman namin sila. So, para maging fair, dapat pakinggan doon kami. So, all the Filipinos, kahit hindi nila kilala si Pastor, they will have, you know, the ball in their hands to decide, you know. But now, I think it's very, ano, very unfair na parang they're trying to ruin pastor's reputation. At nakikita namin yun sa mga video, sa congress, sa testimony ng mga alias na yan. So, kaya mga worker din, kami mismo nag-volunteer na magawa ng vlogs namin. Para, i-ano din namin, we will open up our sides so that people will have, you know, two sides of the story. Paano ito nakakaapekto sa inyong pagiging member dito kay Pastor Apollo Kibuloy? Hindi naman na-apekto sa amin kasi mula sa ano, sa pagsimula pala ng ministry, marami na mga akusasyon. Lalo lang na yun na global at very blessed talaga ang ministry. So, napaka malaki ang gawain ng kingdom. International na
lalong-lalo meron ng sariling idea. So, syempre, dahil sa friendship din ni Pastor, kay Mayor, marami mga controversies. So, hindi yan maiwasan. At siguro, bakit hindi nila ginawa na lang ng ibang akusasyon? Dahil yun ang pinakamalaswang na akusasyon na pwede gawin sa isang tao para maruhin ang kanyang reputasyon at credibility. Yun ang masabi. Playbook yan ano, ng kabila. Hindi dumikit yung mga akusasyon na killer, murderer, land grabber, ulto. Wala yun eh. Pero ito, if they want to ruin your reputation, talaga yung gagawin. Rape. Lalo na, minor, rape. Masakit yun. Saka didikit yun. So, ako, I don't care. Kasi I am standing where I am and I know who I am. Hindi ako naipektuhan. Silang naipektuhan. Silang lugi. Pero yung nakakilala sa amin dito, pati yung mga workers na lumabas, kilala nila lahat yun. Kilala nila lahat kung sino yun. We are not living in a cave naman eh. Wala kami sa kuweba eh. O, nasa TV, nasa lahat. Ay yung mga nakakusa na yun, umawit pa sa quarry yun, nagsosolo pa yun. Meron man narinit na ang saya-saya. At 7 years, babalik-balik na. Babalik-balik nila sa ano, sa rapist. Na, napakaano sila. Pinagpala naman. So what is your short and final message to them? Ay, sa nag-akusa. Sa nag-akusa. Ay, wala nang kaming ibang message. Actually, hindi na namin gusto na makarating sa ganitong punto. But they are the one who throw the first stone. So na yun, kami magdidepensa kay Pastor. Na dapat malalaman talaga ng both sides of the story. At kung gusto nila maano, if they want justice, then bring it to the court. That's the right place for them to receive justice. Nakakaloka naman. So, hindi man sila credible, hindi paniwalaan ang kanilang akusasyon. Kung local dormitory ha, pang Pilipino, oh, dito tayo sa ano, sa foreign dormitory, Ukrainian. Grabe naman total. Antonia. This is Eva, Sophia, Zenia, Ruslan. Mga bata nila. Mga magulang na yung taas. Ah, kasama mga parents pala. Ayan mga kapis, kasama parents. They came here. How old were you? 6 years old. How old are you now? 15 na siya yun. 6 years old nandito. Nine years na. How about you, Eva? Nine months. Kung dumating dito. Sophia, how old were you? 3 years old. 3. How old are you now? 13. So, 10 years na nandito. Zenia? 3. 3 years old yeah. Also. Now you are? 14. Ruslan? Salam pa. Marunong na magbisaya to, Pastor? Marunong bisaya. This is the Natasha. This is the mother of the twin. And they're twins. Alright. Anton and Antonia. They are now in GMC. All of them are studying at GMC. Thank you, Pastor, for all of these years. They study here and yeah. Your love and care about us. And that's the mother of Katya. Where's Katya? 33. 40. Her daughter is named Katya. 5 points. Oh, dito sila nakapila. Kung ayaw ko, ano na picture ba yan? Para sa kala na exclusive para sa kanya. How's everything? Okay, good. Thank you. Wala bang sample na Bisaya, Pastor? Yeah, but they know how to speak. Where's Mary? Where's Mary? Mary down. Is in GMC or Pasenda? Pasenda. Hello, kami yung mga Brazilian. Brazilian boys na ministers. Ilan yung population nila, Pastor, dito sa ano? Foreign. Ano mga ano sila dito? Mga Bisaya. 41. Iba't ibang lahi, Pastor. Mostly Ukrainian. Ukrainian. Merong Brazilian doon sa kabila. So ito Ukrainian to.
Marami na rin population sa ano. Sa harap na highway dito, akunta ka doon, Camellia. Halos binili namin ng bahay doon, mitigation workers. Kada isa. Yung Ukrainian pastor na family, medyo marami na rin sila dito. Marami yan. Dito. Yan sila. Kasama yung mga magulang nila, hindi lang yung mga anak. Yeah, mga magulang. Paano po kinakwalify po ninyo sila na pwede silang pumunta dito sa Kingdom of Jesus Basta Christ? Basta ni-recommend nung Ukrainian kingdom doon sa America, sa Ukraine, papunta dito. So, i-bet namin. Kung pwede sila, anong purpose? Mag-aral. Anong purpose? Maging worker. So, yun. Then, ipakita namin sa kanila mga requirements, lahat-lahat. Kaya ba ninyo dito? Naghihirap sila sa pagkain. Pero ngayon, naka-adjust na sila. Iba na sa ano. Paksiw na rin sila ngayon. Kumakain na rin ng paksiw. Kumakain na rin ng paksiw. Kumakain na rin ng paksiw. You love paksiw? Do you now enjoy Filipino food, no? Yes. What's your favorite Filipino food? Adobo. 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 Umto. Adobo. Kacha. Kacha kami. That's the mother. Sister. Marina. That's the daughter, Katya. Pastor, how old are you now, Katya? 16. When you came, how old were you? 7. Pastor, yung food nila, libre lahat? Libre lahat yan. Ayan. Basta nakatira ka dito. Libre lahat. Oh. 45 sacks a day yung niluluto namin dito. Hindi ko pa kanina nadala doon sa mess hall namin eh. Lapit lang yun, tabi ng kingdom. Pastor, yung ano, may mga, ano yung mga parents nila, ano mga tungkulin nila rin? Worker din. Okay. Sila sa GMC, meron silang canteen doon. Nagpa-fundraising sila sa canteen kasi captured market na yung GMC. Ang mga bata nag-aaral. Pero nag-involve din sila sa youth activities. Both in school and in the kingdom. So, yung mga nagte-testify, alam nila lahat. Kasi mga sinungaling yun. Thank you. Hindi level eh. Tapos pupuntahin mo ako dyan. And you have all the arbitrary contempt power. Sa gusto mo na lang, side contempt. Ikaw, anong laban mo dun? Umalis ka dyan sa court mo. Kung ayaw mo yung kondisyon ko, umalis ka dyan. Magpili ka ng lugar, magdebate tayo. Yung neutral. Tapos i-televise natin. Live natin. Kahit magpili ka pa. Kahit saan, anytime, anywhere, didibatihin kita anumang topic ang gusto mo. Any topic, adultery, o pwede rin. Salamat po. Ayan ha! Alam niyo po, sa nangyayari sa ngayon, masasabi ko na talagang nakaka-confuse ang move ng government. Yung ni-reveal ni Maharlika na papabagsakin ang lahat ng mga tao na connected sa mga Duterte. Nangyari kasi siguro after two weeks to one month after na masabi ni Maharlika yon, then inimbestigahan ng SMNI, and later on nakulong nga sila ka Eri kasi Doc Lorraine dahil na contempt sila. Ayaw kasi nilang sabihin yung resource person nila dun sa itinanong nila sa Congress. And nakakapagtaka lang din yung mga galaw ng Congress, ng congressman. Bakit pag tinanong sila, gumagawa ng resolution to protect the speaker. Ganun na po ba ngayon? Bakit hindi yung tao ang pinoprotektahan kung hindi ang mga
nasa government, di po ba kaya kayo nandyan para pagsilbihan ng taong bayan? Kung may katanungan, di po ba namin deserve ng answer? Ang tinatanong po namin ay yung liquidation. At bakit kahit isa sa inyo, sa congressman at saka sa mga senador na wala man lang sa inyong nag-stand up para tanggalin o pawalan bisa yung resolution number 10 na alam nyo na magli-lead yan sa corruption, sa legal corruption, kasi nga ang liquidation lang na hinihingi dyan sa resolution number 10 is yung certification, liquidation through certification. Pagkatapos ngayon, yun ang mga dapat imbestigahan sa totoo lang. Yung liquidation, kailangan maging transparent kayo sa paggasta ng pera ng government. Pero sa halip na maging transparent kayo sa amin, maging accountable kayo sa action ninyo, ang ginagawa ninyo, nanggigipit kayo. Kagaya niyan, after na makulong si Doc Lorraine, tinuloy-tuloy niyo nang inimbestigahan yung franchise. At ang masakit doon, nag-submit na kayo ng request si Congressman Migs Nograles sa nag-submit na sa NTC ng request for suspension nitong SMNI, at yung NTC sinuspend din nila kaagad yung SMNI kahit wala pang napapatunayan na violations. Alam niyo po, sobrang kakaiba talaga yung government ngayon. I never see a government na nagbabiolate sa sarili niyang constitution. Ito lang sa tanang buhay ko mula pagkabata hanggang ngayon, na ang bansa ang nagbabiolate ng sarili niyang batas. Hindi bansa eh. Yung namumuno sa government. Tapos, hindi pa talaga nasayahan. Una yung lahat ng paninira kay pipisara ng Makabayan Block. Tahimik lang si Speaker. Tapos ngayon, tinakot naman si VP Sara ng impeachment dahil hindi naman ka-impeach. Nalagpasan na naman ni VP Sara. Tinakot naman ng ICC ang Pangulong Duterte at idinawit si VP Sara. Ngayon naman nahihirapan sa dami ng supporters ng mga Duterte. Ngayon naman yung saligang batas naman ang gustong galawin dahil ayaw nilang lumaban ng parehas sa eleksyon. So gusto nilang baguhin yung term limits. Gusto nilang manatili na sa pwesto ayon kay President Duterte. Tama ba yon? Na gusto nyo daw manatili na sa pwesto, gusto nyo pahabain ang termino nyo, kaya nyo biglang pinakialaman, kasi wala naman nakikitang dapat panggalawin sa constitution so far sa ngayon. Yung sinasabi ninyo na sa education, mas mahirap nga na pakialaman ng foreign entity ang education natin eh, kasi mawawalan tayo ng kasarinlan. And yung advertising, okay pa naman. Yung economic provision, masyadong malawak yun. So yun ang kinakatakot, kasi baka maisingit yung term limits. At saka, walang makitang reason bakit kailangan madaliin. Kung talagang gustong ng pagbabago, hindi dapat yan mamadaliin eh. Kasi so far, anong ikakabuti sa economy eh kung simpleng agriculture nga lang hindi pa mapalago? Ano na naman yung papasukin na tawag dito foreign investment or ano? Economic provision para ma-open sa foreign investors yung ating ano, yung ating country. Eh yung sa local nga lang hindi pa ma-improve eh. Yung food security nga lang hindi pa ma-secure. Kasi instead na tulungan yung mga farmers, ang tinutulungan natin yung mga middleman. Kaya
hindi talaga gustong solusyonan yung ano eh, yung kahirapan eh. Hindi talaga doon nakafocus ang government natin. Nakafocus sila kung paano sila manatili sa kapangyarihan. At yung mga corruption dapat ina-address nila. O yung si Michael Ma, hindi na nga inimbestiga. Naging envoy to China. Tapos ngayon yung PCSO na naka-assign naman kay Senator Tulfo after ng exclusive ng executive session, ngayon nawala na yung tapang ni Senator Raffy Tulfo. Alam mo yung tao, hindi na malaman kung sinong pagkakatiwalaan. Akala ng taong bayan maasahan si Senator Tulfo, pare-parehas lang pala sila. Tapos ito si Pastor Apollo Quibuloy, na meron siyang ang SMNI niya, inopen niya para tulungan ang mga nabibiktima ng mga komunista, ng mga NPA. Isinisiwalat yung mga pang-aabuso sa mga sundalo at saka sa mga ordinaryong mamamayan na binibiktima ng mga NPA. E siya pang ipinapasara. Ayan yung nagbabalita at mayroong gikan sa masa yung ating Pangulo. At pag may nakikita na pagkakamali o may dapat punahin, nagpupuna, ayun ang pinatahimik. Sinuspend yung gikan sa masa, laban kasama ang bayan. Bakit kaya, nakakapagtaka kasi yung mga tao nagtatanong, bakit yung mga programang para sa taong bayan na makakatulong ay ayaw ng government na to? Ano po ba talaga ang aasahan natin sa government kung yung mga makataong mga programa ay inaayawan na nila? Tapos yung makabayan block, mahirap na magsalita pero kilala na po sila. Ba't hinahayaan ninyo na si BP Sara tirahin ng tirahin? Ang mainstream media talaga naman hindi binabalita yung mga kagaya niyang mga rally, hindi binabalita. Basta yung mga trending sa Duterte, hindi yan ibabalita. Kaya nakakapagtakanap talaga. At ang pinakasobra, ang worst talaga ay itong ginagawa kay Pastor Apollo Quibuloy, na pinagbintangan siya ng lahat ng kababuyan, pinagbintangan siya na rapist siya. Imagine, ipinalabas yun sa lahat ng telebisyon, yung Senate hearing na yun, na may sinasabi pa doon na may ano ba yun, yung inaano yung dede. Diyos ko, hindi, pero hindi yun inano ng MTRCB. Hindi yun na question yung Senate hearing na yun. Pero yung ano, sinuspend ng MTRCB itong gikan sa masa at saka yung ano tawag dito, laban kasama ang bayan. Ano na nangyayari sa bansa natin? Bakit itong mga government agency natin parang naging bulag na? Hindi na alam kung ano yung tama. Hindi na nila alam yung mga ano na nangyayari? Wala na ba lahat sa katwiran? Talagang ang mga tao sobrang nang nadi-disappoint sa government na to. Ito yata yung pinaka-worst na government na nakagisnan ko. Itong Marcos Jr. Administration. At ang mga tao talaga nagdadasal na sana mapalitan na at mapalitan na ang pamumuno, kasi talagang lalo pang mag-worsen eh. Kataka-taka ang mga nangyayari sa PCSO, winning lotto, at yung nangyayari sa NAIA terminal. Ano nangyayari? Nasaan na yung mga fund? Di ba may mga maintenance fund naman yan? Bakit nagkakaroon ng maraming daga at mga surot? Ano na ba nangyayari? Balikan natin si Pastor Apollo Quibuloy. Kung talagang totoong masamang tao si Pastor Apollo Quibuloy, bakit
kung titingnan mo ang community ni Pastor Apollo Kibuloy, maaliwalas ang mga mukha, mga disente, disiplinado. Kung siya'y masamang tao, siguro ang mga nasasakupan niya ay masasama din. Ngunit sila ay mga maka-Diyos, sila ay matulungin, mga simple, may disiplina. So, ibig sabihin, kung ang mga nasasakupan mo ay mabubuti, ibig sabihin, mabuti ang pamamalakad sa iyo. Kumbaga, sa magulang, kung ang isang anak ay mabuti, ibig sabihin, mabuti ang magulang na nagpalaki sa kanya. Kaya siya ay nakubog sa kabutihan ng kanyang magulang. Ganun din kung maipipicture si Pastor Apollo Kibuloy na siya'y mabuting tao. Kung makikita ninyo yung kanyang mga records ng kanyang mga church members, napaka-organized. At ang sabi pa nga niya, pag ang member ay gusto nang tumiwalag, one day lang pinaprocess na ng lawyer kasi baka pag pinalagpas ng one day, magiging kidnapping na yun.